Mabuhay! Ako si Ginoong Marvin D. Sumalbag ng mataas na paaralang pang-agham ng Maynila, guro sa Filipino Siyam. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Ang ating kasanayang pampagkatuto para sa linggong ito ay una, nakasusulat ng script ng mock trial tungkol sa tunggalian ng mga tauhan sa akda. Ikalawa, nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng una, damdamin, ikalawa, matibay na paninindigan. Bago tayo dumako sa ating aralin, nais ko muna kayong bigyan ng paunang pagsubok. Ito ay tawagin nating sulat-mulat, sulat ng mapanggising aking susulatin. Sa gawaing ito, malaya kang ipahayag ang iyong tinig o boses. Ipahayag ang iyong sariling damdamin o pananaw sa mga karapatang nalalabag sa nakatalang sitwasyon gamit ang pagsulat ng isang liham. Ito ay dapat na nagtataglay ng mga bahagi ng liham. Ang mga sitwasyong nakatala sa ibaba ang magsisilbing focus ng gawain. Sitwasyon. Habang nag-uusap ang magkapatid, ang sakristan mayor ay walang kilatis na nakapanhik sa palapag na kinaroroonan nila. Antimano, puyos ito sa galit. Sinabi niya kay Basilio na ito ay kanyang minumultahan dahil sa hindi tamang pagtugtog ng kampana. Kapag daka, si Crispin naman ang hinarap at sinabing hindi ito makauuwi hanggang hindi niya inilalabas ang 2 onsa na binibintang sa kanya. Tinangkang mga tuwira ni Basilio, pero sinensala siya ng sakristan mayor sa pagsasabing kahit na siya ay hindi makauuwi hanggang hindi sumasapit ang eksaktong 10 ng gabi. Gimbal si Basilio sapagkat 9 pa lamang ng gabi ay wala nang pwedeng maglakad sa lansangan kung gabi. Makikiusap pa sana si Basilio pero biglang sinambilat ng sakristan mayor si Crispin sa bisig at kinaladkad na papanaog sa hagdanan hanggang sa sila ay lamunin sa dilim. Dinig ni Basilio ang pagpapalahaw ng kapatid pero wala siyang magawa. Naiwan itong parang tulala. Ang bawat pagsampal ng sakristan mayor kay Crispin ay sinusundan ng masakit na pagdaing. Nanlaki ang mata at nakuyom ni Basilio ang kanyang palad sa sinapit ng kapatid. Mga pangyayari sa kabanatang mga sakristan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang kasanayang natutunan natin sa nakaraang aralin gamit ang gawain natin. Ilahad ang inyong pananaw kaugnay ng mga tauhan. Itala kung paano ito na ipakita ng mga tauhan ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Maglahad ng maikling paglalarawan. Una, pag-ibig ni Crisostomo Ibarra sa kanyang ama. Ikalawa, pag-ibig ni Sisa sa kanyang mga anak. Ikatlo, pag-ibig ni na Crispin at Basilio sa isa't isa bilang magkapatid. Sa araw-araw na pakikisalamuhan natin sa iba, hindi nawawala ang pakikipagtalastasan at pagpapahayag ng sarili. Sa pagpapahayag ng ating sarili, mahalagang malaman natin ang angkop na ekspresyon o damdamin na dapat gamitin bilang tugon sa sitwasyon o paksa na pinag-uusapan o pinagdaraanan. Mahalagang batid natin kung saan at kailan dapat ginagamit ang isang salita o parirala sa pagpapahayag ng damdamin. Sa pamamagitan nito, maaari nating maimpluwensyahan at mapukaw ang damdamin ng mambabasa o tagapakinig. Wika nga, ang pluma ay sandata, ang salita ay kapangyarihan. Mayroon tayong iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng ating ekspresyon o damdamin. Pansinin natin ang sumusunod. Sa pagpapahayag ng damdamin, mahalagang bigyan pansin ang mga salitang ginagamit, ang ekspresyon ng muka at maging ang mga hindi pasalitang komunikasyon. Mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Una, mga pangungusap na padamdam.
nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan ito ng tandang padamdam. Halimbawa, naku po, ang bata na sagasaan. Ikalawa, maawa ka, huwag mo akong patayin. Ang ikalawang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ay maikling sambitla. Ito ay mga sambitlang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, sunog! May sunog! Ikalawa, wow! Sadyang napakaganda mo ngayon! Ikatlong paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin. Hindi nagsasaad ng matinding damdamin, ngunit nagpapakita ng tiyak na emosyon o damdamin. Halimbawa, nakatutuwang isipin na magkasundo na kayo. Ikalawa, nasaktan ako sa mga sinabi mo. Ikaapat na paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Gumagamit ito ng matatalinghagang salita sa halip na tuwiran o direktang paraan. Halimbawa, nag-aapoy sa galit ang ina dahil sa ginawa ng anak. Ikalawa, abot langit ang ngiti ni Ana sa pag-uwi ng kanyang asawa. Sunod, mga pagpapahayag ng paninindigan. Mas masidhi kaysa sa pananaw o opinyon ang pagpapahayag ng may paninindigan. Maari nitong maapektuhan ang paniniwala at prinsipyo ng tao sa buhay. Ito ay nagpapakita ng ating posisyon sa isang paksa. Maari nating gamitin ang mga hudyat sa pagsang-ayon at pagsalungat sa ganitong pagpapahayag. Sa pagpapahayag ng paninindigan, meron tayong mga ganap na pagsang-ayon. Mga halimbawa, naninindigan ako, sang-ayon ako, kaisa mo ako sa bahaging iyan, lubos akong nananalig, talagang kailangan, iyan ay nararapat, tama ang sinabi mo, totoong, ayan, at iba pa. Sa pagpapahayag ng paninindigan, meron din tayong ganap na pagsalungat. Halimbawa, ayaw ko ang pahayag na hindi totoong, hindi ako naniniwala riyan. Hindi ako sang-ayon dahil hindi ko matatanggap ang iyong sinabi. Maling-mali talaga ang iyong sumasalungat ako na yan, at iba pa. Mahalagang maging buo at matibay ang paninindigan upang higit na maging kapanipaniwala ang pahayag sa isang paksa o issue. Kailangang hindi pa bago-bago at urong-sulong. Dapat na may kaisahan ang paninindigan. Pansinin ang mga halimbawa natin. Naninindigan ang simbahan sa di nagbibigay pahintulot sa usapan ng same-sex marriage. Hindi ako naniniwalang kasalanan ng pamahalaan ang paghihirap ng mga Pilipino. Tandaan, nakatutulong ang mga ekspresyon o pahayag na ito sa pagpapatotoo ng isang salaysay, pananaw o opinyon. Higit din itong naipamamalas ang emosyon o nadarama ng tagapagsalaysay o mambabasa. Ating basahin ang halimbawa ng isang mock trial. Tagapamahala, magsitayo ang lahat. Ang korte ay nasa sesyon ngayon. Ang kagalang-galang na hukom na si sa sesyon na ito ang mangunguna. Hukom, lahat ay maaaring umupo liban sa mga lupong tagahatol. Ginang o ginoong tagapamahala, pasimulan ang panunumpa na sa harapan ng mga lupong tagahatol. Tagapamahala, itaas ang inyong kanang kamay.
Ipinangangako nyo ba na bibigyan ng tamang hatol ang kasong ito at pakikinggan ng walang pagkiling ang mga nasasakdal? Kapag sumagot na ang mga tagahatol, maaari nang magsiupo ang lahat. Hukom, lupon ng tagahatol, ang inyong tungkulin ay tukuyin kung ang nasasakdal ay may sala o wala base sa mga ebidensya at katotohanang inilalahad ng bawat panig sa kasong ito. Ang prosekusyon ay dapat mapatunayan na ang krimeng ipinapataw sa nasasakdal ay may katotohanan. Samantala, kung hindi mapatunayan at hindi naging sapat ang ebidensyang inilatag para sa inyo, nangangahulugan lamang ito na dapat mapawalang sala ang nasasakdal, Ginoo o Ginang Tagapamahala. Ano ang kaso ngayon? Tagapamahala, kagalang-galang na hukom, ang kaso ngayon ay ang pang-aabuso sa isang batang menor de edad na nagdulot ng matinding takot at trauma na dahilan ng pagpapakamatay umano nito. Ang nasasakdal na si ay inaakusahan ng paglabag sa Child Protection Policy at Violence Against Women and Children Policy. Sagutin natin ang mga tanong batay sa binasa nating script. Una, ano ang mock trial? Ikalawa, bakit kailangang isagawa ang mock trial bago ang mismong sesyon sa hukuman? Ikatlo, ano ang hakbang na kinakailangan sa pagsulat ng ganitong klase ng script? Ikaapat, anong klase ng ekspresyon sa pagpapahayag ang dapat gamitin sa ganitong uri ng senaryo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ikalima, nakatutulong ba ang angkop na paglalatag ng pahayag sa ganitong senaryo? Bakit? Patunayan. Tandaan, sa pagpapahayag ng damdamin at paninindigan, mahalagang magsimula kang magsalaysay gamit ang iyong sariling perspektiba o pananaw. Kinakailangang batid mo ang iyong sariling pananaw o damdamin nang sa gayon ay mas madali mong maipahayag ang iyong sarili at maipasa ang ideyang nais ipaunawa sa iba. Upang matiyak natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin, tukuyin ang mga paraan sa pagpapahayag ng damdamin na ginamit sa mga pahayag sa sumusunod. Isulat lamang ang titik ng inyong sagot. Isulat ang titik A kung maikling sambitla. B, pangungusap na padamdam. C, pangungusap na may tiyak na damdamin. D, pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin. Unang bilang, nakatutuwa naman siya, mukhang masayahin siyang tao. Ikalawa, ang sakit ng pangako sa katatawa sa sinabi mo. Ikatlo, pakiusap, maawa ka sa akin. Ikaapat, gabundok ang problema ng Pilipinas ngayon. Ikalima, nakapanlulumo ang karahasang naganap sa Mindanao. Bago tayo magpaalam, magkaroon muna tayo ng isang kasunduan. Gamit ang halimbawang script, bumuo ng sariling mock trial script sa isa sa mga aralin sa Noli Metangere. Pagkatapos, i-acto ito at kuhanan ng video gamit ang camera o cellphone. Ito ang mga pamamaraan. Una, pumili ng isang aralin na nais talakayin mula sa Noli Metangere. Ikalawa, bigyang pansin ang tunggalian ng mga tauhan sa napiling aralin. Ikatlo, manaliksik ng mga datos o impormasyon kaugnay ng paksang napili. Ikaapat, gamitin ang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at paninindigan sa lungguhita ng mga ito. Ikalima, simulang isulat ang iyong script. Ikaanim, kuhanan ng video ang sarili habang isinasadula ito. Ikapito, gamitin gabay ang ating rubric.